any brethren we don't have this morning. Pero meron din tayong mga bisita, no? Si Tatay, si Pastor Rene, our pastor from Evil, and si Ate Fidela, no? His wife. Tapos yung mga anak nila, si Stag arrived, was it yesterday? Si Jerry at saka si Mitch, no? Mga inanak ko to sa kasal, pero hindi ako nakapunta anak, di ba? Sa kasal nila. De facto at our God. Anyways, we're very happy they're on vacation. How long? Will it be 45 days ba? Oh yeah. Ara, they're from also Salvin, anak. But yeah, we thank God because your first Sunday of July. Are you aware that today is already month July? Sige daw, ipo ko doon yung sa gilip mo. Sabi mo, July na tayo ngayon. Oh, di ba? No? Si July na tayo ngayon. Ang dali talaga ng panahon. Sabi ko nila, those that really observe the year, we are now in the second half of the year. Bago tayo pupunta ho, mga brothers and sisters, para tanggapin ho ang salitawan ng Panginoon, I'd like us to fellowship one another. We still have a lot of mga, what is this, guests and brothers and sisters we have not seen for a while. Anyways, I'd like us to all stand, and then let's welcome the one to the other. Sige ho, I would like to ask those from my inkling as we're going to see greater things. Let's believe this with all of our hearts. I'm not going to just deliver, you know, just you know, a simple and ordinary homily or an ordinary speech. This is the word of God. This is from the heart of God. Let's believe this with all of our souls. Ngayon po, today, tomorrow, the second day, the third day, within this week, the whole of this month, the remaining months for 2016, including na din ho sa 2017, and on, let's believe with all of our hearts that by the grace of God, you, me, all of us, we're gonna see greater things coming from the Lord. Amen? Amen. Amen. Sige ho, palagpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Our passage now is from the book of John. Let's read beginning 50 ho. Until 51, John 1 po. You have your Bibles? Okay, I included in our presentation po yung full text po ng verse. Yung passage natin para mabasa ho natin lahat ano ho. Sana makita din sa likod yung ano, yung font size ng ano, ng versikula ano po. Praise God. Okay? Are you there? Amen? I will lead us in the reading and asking if you just please can follow with me through your eyes. I will lead us audibly. I will read the scriptures. And then, pakisunod ho sa akin with your eyes. Okay, here we go. Jesus answered him, "Because I said to you, under the fig tree, do you believe?" The Lord said, "You will see greater things than this." And he said to him, "Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending of the Son of Man." Wow. God bless the reading of His Word. Sige ho, mag-pray muna tayo bago natin tagpipin po ang salita ho ng Diyos. Bago tayo magbubulay-bulay ho sa salita ho ng Panginoon, bigyan natin ang ating mga sarili ho, buhay ho natin sa Panginoon. Taso natin ating mga kamay po. Panginoon, salamat po sa pagdala ninyo sa amin dito ngayon sa inyong house. Lord, hindi namin makakalimutan, Lord, yung prime reason bakit nandito kami ngayong umagang ito. Para, Lord, sambahin namin kayo, Lord. Para, Lord, ma-express namin, Lord, maipamalas namin yung pag-ibig namin sa iyo. Yung appreciation namin, yung pagpapasalamat po namin sa inyo po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo, sa isang buhay po namin. How can we forget you? You've forgiven our sins. How can we forget you, Lord? You healed our diseases. Lord, every day kami po, Lord, ay pinukurunahan po ninyo, Lord, ng loving kindness po ninyo, ng tender mercies po ninyo, Panginoon. Yung mga buhay po namin, Panginoon, you protected us from evil. You delivered us, Lord, from all like accidents, O Lord God, any form of bad luck, O Lord God. At saka, Lord, ito yung
Ito yung humorous, Panginoon, sapagkat God, araw-araw, pinupuno ninyo kami, Panginoon, ng inyong kabutihan. You fill our mouth with good things. That, Lord, yung kabataan po namin, sabi po ninyo, Lord God, ay mapabago araw-araw. Kaya nga, Lord, masaya kami ngayong umagang ito. Lord, bumabalik kami dito sa house ninyo. Kami hong lahat, bilang pamilya, Panginoon, sinasamba namin kayo. Tinataas namin ang buhay po ninyong pangalan, Lord. Tanggapin ninyo po, Lord, yung worship namin. We welcome you, Spirit of the Living God, right this very moment. Mag-move po kayo, Lord, sa aming celebration, Lord. 90 minutes lang ito, Panginoon, no? Halfway. Tatanggap kami sa inyong salita. Lord, punuin po ninyo kami, Holy Spirit. Habang tayo ay nakakatayo, dyan sa presensya, dyan sa iyong kinakapuan, mga kapatid, i-welcome doon natin si Lord. Sige, makipag-usap tayo sa Panginoon. Sabihan doon natin si Lord, Lord, you're free to move, you're free to bless me. You're free to touch me. Sabihan mo daw si God. Sabihan mo si Lord, Lord, uhaw ako sa iyo. Sabihan mo si God, Lord, gutom ako sa iyo. Sabihan mo si Lord, Lord, punuin mo yung puso ko. Sabihan mo si Lord, Lord, isatisfy ninyo po ako. And then sabihan mo si Lord, Lord, thankful ako sa lahat ng kabutihan ninyo sa buhay. Layo se kaya rasunde de reoso kararalalababada. Pray ko din, Lord, for me being your servant. Lord, you will enable me. I'm asking for the anointing of the Holy Spirit. Speak through me, touch through me, Lord, that I will be able to deliver your word. I'm only your mouthpiece. Ako'y halagad lang po ninyo, Panginoon. Now ay maibigay ko in full, pero Lord, the clearest, the simplest way ang inyong salita po ngayong umaga ito. Binibigyan po namin, Lord, ang buong pagpupuri, Lord, at papasalamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat pong magsasabi na, Amen, Amen. Palakpakan doon natin si God. May be seated. I would like to give a message from the Lord this morning, hoping and trusting God that we can be inspired today. Yun kasi gusto ni Lord, ma-inspire tayo araw-araw. Kahit ano yung mga nangyayari ho sa paligid natin, may mga trials man tayo, may mga testings man tayo, we cannot allow this, you know, giants, so to speak. Si David kasi, when he stood against Goliath, he was standing at the same time for Israel. We always represent God. Alam niyo ba yon? Hindi lang ang sabi ni Pablo, tayo ay ambassadors of the cross, no? Kaya nga, dinidefend talaga tayo ni God kasi the moment He defends us, si Lord ho, He's actually defending also His name. We bear the name of the Lord. Kaya yung si David ho, when he stood against the giant, he easily slain the giant. He easily cut the head of the giant. Why? Because he was standing not in his human strength. He was standing under the strength of God. Amen? Okay, I'd like us to go now to the word of the Lord. Now, ladies and gentlemen, first of all, let me ask this. Tatanungin ko kayo, this morning, I'd like us to go onto a real good memory. What are your present favors, blessings that you are enjoying or you are receiving from the Lord up to this moment? Kasi sabi ho ni Lord, dapat hindi natin sila makakalimutan. Diba si David? Sabi ho niya, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Hindi ho natin makakalimutan ho. Dapat ho, ang kabutihan, ang kagandahan, ang goodness ho ng Diyos sa buhay natin, yung kanyang mga blessings. In fact, gusto ho ni Lord, araw-araw, ika-count natin ang blessings ni God. Ang ibig sabihin nun, i-appreciate ba? Amen? Tayong mga parents, di ba? It's our love, it's our joy, pleasure talaga natin yun na maibigay ho yung the best ho sa ating mga anak. Sino ang mga parents dito na kahit nga okay yung hindi na tayo, basta yung mga bata ho, mabigyan talaga natin the best of our, you know, bigyan mo natin ng mga gandang damit, sapatos, bibigyan ng baon, bahala na tayo, hindi makapag-snacks. Basta yung mga anak ko natin meron, ganun din ang ating Diyos. Amen? Pero di ba, tayong mga parents, ang sakit nun, di ba? Pag
In spite sa kabaitan, kabutihan, kagandahan natin sa ating mga anak, we do not know how to appreciate. Di ba? Amen? On the other hand though, when these same kids, after binibigyan ho natin ng ano, yung deepest, kasi mga anak ho natin sila, hindi nga natin dinidictate, hindi natin pinupush, but kusang loob sila ho ilalapit sa atin, ihahag tayo, sasabihan mo tayo, Papa, salamat po. Mama, thank you so much. Di ba? Yung Father's Day, Mother's Day, simple thing lang yun. Parang ordinary thought ng huyon. Susulat yung mga anak ko natin, di ba? My card, Papa, thank you very much sapagkat nung maliit pa ako. Papa, binabantay. Di ba? Tutulo talaga yung luha mo, mga kapatid. Di ba? Are you with me? You may not be understanding what I'm saying kasi most of you are young people, but I tell you folks, ganun yun eh. Sa Panginoon eh, pag i-remember ho ba natin yung goodness ng Panginoon, papasalamatan ho natin si God. Amen? Amen. Palakpakan doon natin si God. What are those? They can be a promotion. In fact, basically, with your job, think about it. Daming mga tao ngayon na walang trabaho, no? Kahit ganyan lang yung trabaho mo, pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi because of that, you have your salary, may bigay mo sa asawa mo. You're able, I mean, you can have a decent life, di ba? Kayong mga estudyante, ilang mga kabataan kayong makapag-aral sapagkat yung kanilang mga parents ay wala hong maipadala o hindi sila maipadala sa school. Thank God! Amen! Yung mga favors na binibigay ng Panginoon, tayong mga parents, yung mga anak, dahan-dahan silang, di ba, nag-grow, and they now have their own jobs as well. Tapos tumutulong na din sila sa atin, sa bahay, at kahit ho sa ministry, mga brothers and sisters. You know what? Ito ho yung mga favors na sinasabi ko. Ito ho yung mga blessings na sinasabi ko. I'd like us, God would like us to always count them. God would like us to acknowledge them. God would like us to remember them. Amen? Palagpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Brothers and sisters, to all of the graces, all of the blessings, favors na binibigay ng Panginoon, there will always be two things which I would like us to know. First of all, that every single favor we are enjoying this time, they come from the Lord. Every single one of them. Not a bit, which is, you know, just a product of our mental work or just tawag ito, a product of our imagination. Kung basta-basta lang ho na dumating sa buhay ho natin, bawat blessing ho na ini-enjoy ho natin sa buhay ho natin, number one ho, yun po ay galing sa Diyos. Mula sa sapatos mo, sa damit mo, sa kinakain mo, sa bahay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, kahit na yung asawang babae mo, asawang lalaki mo, yung mga animals mo sa bahay mo, yung mga alaga mo, yung negosyo mo, yung mga kaibigan mo, lahat po mga kapatid, yun po ay galing sa Diyos. Amen. Wala ho yung galing mo sa atin. Yun po ay graces, yun po ay favor galing sa ating Panginoon. Amen. I want you to know that. God wants you to know that they are from the Lord. Amen. Palagpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. After 20 years, the Lord sent me back to school. At na-appreciate ko talaga ngayon ang pagpunta ko sa school. Biro mo, uulan at babaha ang lungsod. Pupunta ako sa school. Naalala ko nung kabataan ko ba? Kasi parang it's another chance na binigay ni Lord sa akin. I went to the College of Law when I was 40 years old. Half of my classmates, or more than half ganit sa room mo namin, mga parang anak ko na din, mga tag 22, 23, 24 years old. Tawag nila sa akin, kuya, minsan nga, daddy. Kasi parang mga anak ko na yung mga professors ko in their early 30s. Naalala ko ba, nung sa kabataan ko, parang pareho natin, no? Pareho sa inyo, parang tinitake for granted natin yung pagpunta, yung studies natin. Eh, bahala na, babagsak. Bahala na, Tris. Bahala na, ano lang yan, yung parang tinitake kong for granted. Kaya nga, minsan ho, yung 4 years, magiging 6 years, magiging 7 years, kawawa naman si Papa, kawawa naman si Mama. Sino yung mga estudyante ho dito, sabihan ho ninyo yung katabi mo, yung kaklase mo, yung
Sino yung kasama mo kabataan si Jesus? Sabi mo, what naman? Hindi, naalala ko talaga ba? Yung papasok ako sa room mo namin, sa college. Especially now, kasi if I'm in my last year, God willing, ngayong March, I will leave na Winslow, no? I will graduate na. Then, ayun, sa loob ho ng room, I would sit there and close my eyes. Nobody can know, can tell what's inside my heart. Yung mga klase ko, bukaso sa libro, bukaso sa kanilang mga notebook. Pero I would just close my eyes and say, Lord, thank you so much. After 20 years, you send me back. Kasi sa totoo lang, in all honesty and in all candidness, it has really been my desire nung simula pa sa yung sa maliit pa ako na I really would have wanted to go to the College of Law. Sama ho, dito ho si tatay, kasama ho, pastor natin ho sa Ipil. When I was in my, when I was 18 years old, God called me to the ministry. And I said yes. Para bagang altar, no? Yung you butchered yourself, yung lahat ng ambition mo, yung dreams mo, ginive up mo. Kasi, tinawag ka ng Panginoon, my calling si Lord, you said yes to the calling of God. Para bang you burned your bridges, yung sinasabi nila, para hindi ka na makabalik ho sa old life mo, talagang, hindi lang inatcha mo yung tawag nito, yung tulay, sinulong mo pa yung tulay, kaya na hindi ka na makabalik eh. It's your life na. 25 years na kami ni Sister Della sa ministry. Yung church natin, we've been 25 years as pastors. Diba? Ang bait talaga ng Panginoon. Akala ko, nakalimutan ko na yun eh. Pero si Lord galing, hindi siya nakakalimot. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, hindi nakakalimot si Lord. Biro mo, isang araw, nagising na ako. Nandun na ako sa College of Law. And I am graduating now. And thank you for believing in my faith as well and praying as well for your pastor. And God willing, on 2018, I can be a lawyer. Think about that. I mean, I'm sharing this because I'm trying to count but the goodness, the blessings of God. Kasi wala hong favors na dumating o darating sa buhay natin na hindi yun galing sa Diyos. Galing yun sa Panginoon. Yung asawa mong lalaki, asawa mong babae, yung mga anak mo, yung negosyo mo, yung kapatiran ho sa simbahan, lahat ho yun. Galing ho yun sa Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. So, ayun. Yung mga present favors na binibigay ni Lord sa atin ho, galing ho yun sa Diyos. Ito yung pinakamatindi, mga kapatid. Dalawang bagay kasi gustong ibigay ni Lord sa atin ngayong araw na ito. No? Number two, second is this. God would like to tell us, ladies and gentlemen, that greater things are yet or are still to come in your lives, in our lives. Mga mas magaganda, mga greater pang blessings, bigger blessings pa, brighter things pa, ibibigay ni Lord sa isang buhay natin. Amen? Ano yung meron? Anong meron yun sa atin ngayon, hindi pa yan. Ganun ba yun sa Tagalog? I'm running out of Tagalog. Ha? Ano yung graces na binigay ni Lord sa buhay mo natin? Yung meron ka ngayon sa buhay mo ngayon, hindi pa yan. Did I say ba na right? They are not yet the real things. There are more yet to come. Better things yet to come. Amen? Amen. Nag-usap kami ho ni Sister Alice kanina. Yung pamilya ho nila sa Santa Catalina, apat sigurong kabahayan ho sa kanyang mga kapatid, sa kanyang nanay, at sa kanilang bahay ho, nasunog. Apat o lima siguro. Ikaw daw kung masunugan ka. Hindi yan basta-basta kapatid. Isa ho sa kanyang mga pamangkin ho, sabi ho niya sa kanyang post ho sa Facebook, kanyang tatay, nanay daw, buong pamilya ho, dahan-dahan daw pinatayo nila ang kanilang bahay. Hanggang nabuo. And then, it took daw them for years to build the house. Tapos, in just a blink, nawala yung lahat. Yung sunog ba sa Santa Catalina, 400 families were affected. Apat o limang pamilya doon,
maaaraw natin sa simbahan mo. So ako din ay nag-pray po sa kanila. Sabi ko, Lord, Panginoon, daway hindi ho magpupwestiyon yung mga kapatiran mo namin na bakit nasunugan sila. Panginoon, kasi alam mo namin, bawat bagay na mangyayari sa buhay namin, kayo ho ay may plano at saka may dahilan. Amen ba yun? Amen? Alam ba ninyo, ka-announce lang ho sa City Hall. Kasi, you know, yung Media World. kasama na ho yung, ano, yung company mo namin, yung sa Imedia. Talagang binubombahan yung, ano, yung local government ho. Yung mayor at saka bakit ano iniiwan yung mga ano yung car victims ganun. Kaya nga ho natatanong tayo ano yung local government sa pressure ho. Sabi ho sa City Hall bibili sila ho ng malaking lote somewhere in Kabatangan. Kabatangan no? Tapos papatayuan yung lahat ng mga nasunugan, papatayuan sila isa't isa ho yung mga bahay na nasunog ho, they will be replaced with new houses. And the city government will spend that for them. Sabi ko kay Sister Alice, ang ganda naman ng Panginoon, ano ho? Kahit nasunugan tayo, nasunugan kayo, bibigyan kayo ho ni Lord ng bagong bahay sa kabagong lote. Kasi si Lord ho, hindi tayo iiwan, hindi tayo tatalikuran. Amen? Dami yung mga tao, minsan ho, yung mga nagpa-promise sa atin, kinakalimutan tayo, kinatalikuran tayo, pero nunca el gaton, Señor. Amen? Habla nito kung dito yung rekulilla na nunca el gaton, Señor. Amen. Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang sinabi ng Panginoon kanina ho, sa binasa ho natin sa John chapter 1. Actually, yung passage ho, yung isa ho sa mga followers ni Jesus Christ, he received a certain favor from the Lord. Pangalan ho niya si Philip or si Nathaniel ba yun? Sabi niya kay Jesus Christ, Lord, I am believing in you. Kasi may favor na binigay ang Panginoon sa kanya. God was able to tell some good things about his life. It was a favor and he was very happy. Kaya nga sabi ni Lord sa kanya ho, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? Sabi ni Lord, you will see greater things than this. Ibig sabihin, sabi ni Lord, ano yung favor na naibigay ko sa iyo ngayon? Yun po ay kalingkingan pa lang yun. Mas marami pang malaki, mas marami pang better blessings ipapadala ko, ibibigay ko sa iyong buhay. Manghaho ang Diyos. In fact, ang promise ho ni Lord dito, I would like to emphasize this. Ladies and gentlemen, God promised us a life with an open heaven. God promised us a life of an open heaven. Sabihin mo doon natin, basahin doon natin. 1, 2, 3. God promised us a life of open heaven. Yung buhay natin ba, bukas ang langit para sa atin. Sabi ni Lord ho, sa kanya hong follower, sabi niya, truly, truly, I say to you, you will see the heaven open. You know, a promise ni Lord para sa'yo at para sa akin. Ang buhay ho natin, we will be living under an open heaven. At sabi ni God, I will command my angels to ascend and descend to minister to you. Imagine that. Hindi to natin nakikita sa ating mga mata. Hindi to natin yung tawag nito, nahahawakan ho sa ating mga kamay. Alam ba ninyo, araw-araw ho mga kapatid, dozens of angels are climbing up and down from heaven, seeing to it that you and me are being helped. They are commanded by God. Sila ho'y sinusugo ho ng Diyos. Meron silang mandate galing sa Panginoon na araw-araw, itong mga anghel na to, sinisigurado nila na tayo po'y maa-attended. From our protection, from our tao nito, lahat po nating mga needs ho ay mamimit. Sino ba sa inyo dito, yung mga negosyante, di ba, nagpipray ho tayo, Lord, ulan-ulan ngayon. May tanto benta, tari sa kita, Senyor, wala, dali ko naman benta, di ba? Spandalan to kay El, blessings ay andalan, porki kay El, don't kay El staba, kyan man kay ka kumpra. You know what? God answers prayer, amen? Hallelujah. Nalala ko mga kapatid, itong professor na to, very terror talaga. Nang babagsak talaga.
Dalawang beses kami na naging professor siya sa amin. This was last semester. Third year ho kami. Final exam ho yun. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa pag-study. Kasi yung buong libro, very thick na libro. Yun ang i-study mo. Tsaka mag-memorize ka and you will have to... Yung retention ba? Hindi mo kaagad makuha ang tawag ito, yung lahat sa libro. So yun, exam day came. Alam ba ninyo, the night before the exam, nag-degree ready ako, talagang may strong prompt dito si Lord sa puso ko. May dalawang particular cases na palagi talagang ini-impress ba ni Lord sa mind ko? Meron bang strong, ano, yung... strong impression sa loob ko na i-familiarize ko at i-master ko. Imagine, we were given beside of the book 97 cases. Ano yun? Cases yun, yung preso ganyan, tawag ito, yung nakulong ganyan, 97 cases. And we are to study them, we are to familiarize them. There were too many. Pero may dalawa talaga na strong impression mo sa puso ko na I will have to study, I will have to master, and I must memorize. Alam ko ninyo, nung sa exam po, tinginan ko yung test questions, yung dalawang cases na binasa ko, pinamaster ni Lord sa akin yung strong impression, lumabas talaga. And each of those questions so are 10 points. So sigurado na ako dun, safe na ako dun, and all the rest of the questions, yun din ang na-study ko. Ganun ho, kagaling ang ating Panginoon. Amen? Sabi ho ni Lord, He will order our steps. Sabi niya, the steps of the righteous are ordered by the Lord. Amen? Amen. Mahal tayo ho ng Diyos. Sabi ho ng Panginoon, He will give us an open heaven. We will live in an open heaven. Amen? Amen. Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Lahat tayo mga kapatid, galing man talaga sa hirap. Ano ho? Halos lahat siguro sa atin. Sino bang hinigat? Sino bang hindi pinanganak dito galing sa hirap, ano? Halos lahat siguro tayo, makinig kayo, ito yung promise ni Lord sa atin. Sabi ho niya, God will give us a better life. Amen? Amen. Sabi ho ni Lord sa atin, God will set greater things ahead of us. And siguro, yung buhay natin, we grew up na, you know, in difficulties, we will not live like that forever. God will give us promotion. He will develop our lives. He will progress our lives. Amen? Naalala ko yung simula ako sa ministry ho. Sina Ea at saka si Malil. Naawa talaga ako sa mga bata. Pero ngayon malalaki na ho sila. Tumutulong na ho sila sa amin, sa bahay, sa family. They are helping in any way ho, sa family ho. Pati na nga sa ministry, tumutulong ho sila sa ministry. Nakikita ko yung ano, yung goodness ho, ang grace ho ng Panginoon. No, ngayon, yung maliit na lang si Naz ho. And sabi ho namin, Lord, kasi we have seen your goodness and your grace into our lives. We would like now, it's our time now to come back to you. And it is us to say, to appreciate to you, to say thank you. And if this boy will grow up, as this boy will grow up, he will serve you. And we will give this boy to you. And when this boy will grow, he will become a pastor. Yan po ang prayer namin sa Panginoon. Now, ladies and gentlemen, each of us has our own story to tell. But take this with all of your heart. Receive this in faith inside of you. Ladies and gentlemen, God is not yet done in your life. Greater things are coming on your way. Amen. Amen. Greater things are coming on your way. Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. At this time, I would like to talk about mindset. Yung, ano yung nasa mind ho natin ba? Ano yung nagkocontrol ho sa isip ho natin? Ano yung nasa isip ho natin? Ano yung nasa puso natin araw-araw? Sapagkat they are very important. Ano kasi iniisip natin yun ang mangyayari sa buhay ho natin? Ano yung mindset ho natin? Yun po ang governing force that controls our lives. When we worry always, that's why, makikita ho natin sa unahan, nagmimisirapli yung buhay ho natin. Pero ladies and gentlemen, pag i-welcome ho natin yung hand ho ng Lord, i-welcome ho natin yung kamay ho ng Diyos, i-welcome ho natin ang grace ng Panginoon sa buhay ho natin araw-araw, yun po ang mindset ho natin. We will see things change little by little. Makikita ho natin ano yung
nasa unahan na natin anong sinaharap po natin, dahan-dahan nung binabago ng Panginoon. Now let me present to us two things. Are you still there? Amen? Amen. Here we go. Ayun. Pwede natin basahin daw? Sige daw. 1, 2, 3. God wants us to walk in hope, that we hope every day to the promises of God. So yun ang mindset po natin. Gusto ni Lord na ayong palagi natin isasaksak sa mind natin ba? Kailangan ang ipoprogram mo natin sa mind natin is, aasa tayo sa Panginoon. By the way, tatanungin kita, sino ba yung pang-asa mo? Ha? Pastor, 38 years na akong tumatay ako sa loto. Pastor, mananalo talaga ako nito. Pag mananalo ako, Pastor, bibigyan kita ng isang auto. Hello, amen? Yung hope po natin, kailangan si Lord, amen? Yung pag-asa ho natin, ilalagay ho natin sa mga pangako ho ng Diyos. Di ba? Ang promise ho ng Panginoon, the Bible said in Romans 5 verse 5, from the Berean Standard Bible, pwede natin masahin daw. Sige, 1, 2, 3. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts through the Holy Spirit whom He has given us. Let's talk about disappointments. Pag may hope kasi yung puso natin, pinupuno natin yung puso natin araw-araw, yung mind natin ng hope, umaasa tayo sa Panginoon, nilalagay natin ang ating pag-asa sa Diyos, yung disappointments ho, ay mawawala ho yun. Alam ba ninyo yung itong dalawang bagay, yung discouragement at saka hope, hindi ho yun ng magkakasabay. Kung ini-entertain ho natin yung fear, ini-entertain ho natin yung discouragement ho sa isipan ho natin, mawawalan tayo ng hope, mawawalan tayo ng pag-asa. Di ba? Kung sumusunod ho kayo sa news ho, dito lang ho sa Zamboanga City, halos kada buwan ho, nakakarinig ho tayo na ano ho, yung may mga locals ho tayo na kumikitil ho sa kanilang sariling buhay. Eh, just imagine ho, life is beautiful. And supposed to be, it is, and it should. Amen? Hindi man siguro perfecto yung buhay ho natin, pero I tell you, life is beautiful. Amen? Pag-isip mo sa umaga, when you drink your coffee, I tell you, life is beautiful. Amen? Amen. Pag ikaw ho ay makapag-breakfast, life is beautiful. Pag ikaw ho ay, ano ho, umuulan ho, may, ano ho, mahigaan ikaw, tsaka ang lamig ho, tsaka nakakulang buka, then the, you know, with the cold weather, no? Tapos nandun ka sa higaan mo, sa pitate mo, sa, tawag ito, sa kama mo. And then you can sleep. Life is beautiful, amen? Amen. If you have a spouse, if you have children, you know, you are in school, you have work, I tell you, life is beautiful. Amen. But think about it. Why so there are people who can still afford to take the lives of, di ba? Yung nagkukumit ho ng suicide, ano? Bakit ganyan mga kapatid? One of the reasons is this. They are feeling or entertaining their minds and their hearts with disappointments. Nawawala yung hope. Amen? Kailangan nung mga kapatid, araw-araw pupunin natin yung puso natin ng hope at saka mind natin. Kailangan yung mindset natin is hope. Amen? Kailangan hopeful po tayo. Sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo na kailangan hopeful tayo sa Panginoon. Meron ako isang kaibigan, nagkwento ho siya sa akin. There is this guy whom he is helping professionally. Itong lalaking to, started to work in this company when he was 18 years old. Hanggang dahan-dahan, siya ho'y na-promoted, na-elevated. Until before his retirement, he reached to the highest level ho sa company as the general manager. Pero dahil doon sa politics, may nainggit sa kanya, pinatalsik siya. At ginawan ho ng istorya na siya dahil gumagamit yung malversize ba? Malversize yung pera ho ng kumpanya. So, on the day of his retirement, wala talaga siyang natanggap. Kawawa ba? And you know what? Dahan-dahan ho, kasi wala ng trabaho, wala ng retirement in the age of mga 65. Di ba magre-retire 65, no?
compulsory, no? Compulsory retirement. So, nag-compulsory siya retirement, 65. Hanggang, he needed to wait mga some 5 years, siguro mga 70 years old na. Tung taong to, na paralyzed, nagkasakit. Wala lang ano, wala lang sustenance, wala lang pera ho sa bahay, sa pamilya ho. Dahan-dahan ho, yung kanilang mga tawa nito, yung mga ari-arian, dinidispose nila. Ang sabi ho ng ating kaibigan, the last daw valuable na pwedeng ma-dispose niya was an old motorcycle na he used to he used to have it as his personal transportation in the past years in going to the company. So kailangan ibenta niya ho yun para ho mag-survive sila yung daily needs ho nila. Itong kaibigan na to who helped the guy is our dean. Sabi niya sa amin ho, tinulungan talaga niya kahit walang bayad. And then, itong dean ho namin, I like so much because he's a man of hope. Kahit na parang mawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo, he will positively induce you lights ahead. He will tell you that kahit ganun na mangyayari sa buhay natin, may pag-asa pa din sa unahan. So, make long story short, sabi niya sa amin, kasi ano, nagkakaso-kaso, nanalo tong, ano, yung tinulungan niya sa kaso, and he received something daw, 8 million. 8 ba yun? O 13 million. Lahat ho ng ano, retirement fee niya, lahat ho niyang mga benefits na dapat matanggap niya earlier, 5, 6, 7 years ago, na na-deprive sa kanya. So ladies and gentlemen, let me tell us, sabi ho ng salita ho ng Panginoon, when hope will stay in our hearts, when we will welcome hope, when we will walk in hope, we will not be disappointed. Amen? Amen. Sabi ho ni Apostle Paul sa New Testament, hope is not a thing. Hope is not just a doctrine. Hope is a person. Amen. Hope is God. Hope is Jesus Christ. Amen? Amen. So, ladies and gentlemen, do not allow these appointments, you know, to, what is this? To fill your hearts, to rob you of your future. Do not allow these appointments to fill your life na ano yung mga plano ni Lord na nasa unahan natin na hindi ho yun, ano, mangyayari. Do not allow it. It should be yours. It's your inheritance. It is a gift God gave you and we need to claim them. Hello, may tawa pa ho dyan? Amen? Gaya po ni Naomi. Kilala ho ninyo si Naomi. Nawalan siya ng pag-asa. Yun ang problema pag mawalan tayo ng pag-asa. She felt so disappointed kasi she lost her husband. Meron silang dalawang anak na lalaki na matay din. So naiiwan sa kanya yung ano na lang, yung mga in-laws na lang niya. Isa ho sa kanyang daughter-in-law was Ruth. Thank God because Ruth was a very influence to the mother-in-law. Kaya ho mga kapatid, kailangan pipiliin ho natin sino yung kasabay natin palagi, no, regularly. Kailangan sino ho yung kasama-sama ho natin. Must be a person na nagbibigay ho sa atin ng hope. Hindi ho yung kumukuha ho ng strength sa atin. Hindi ho yung ano, tawag ito, yung nagsasaksyon ba sa lakas mo natin. Hindi ho jumper. Pareho sa kuryente, no? Yung kinukuha yung lakas natin. May tao mo ba dyan? Amen? Pero si Ruth, sinasabihan niya ang kanyang mother, do not give up. Nung sila ho'y bumalik ho sa Israel, they left kasi Israel for some time. And when they left the city of God, it was how, you know, all wrong things took place in their lives. Pagtatalikod kasi ang isang tao sa Panginoon, yun ho ang consequences. Paglalayo ang isang tao sa Panginoon, mga marami talaga masasamang bagay mangyayari ho. Pero pag babalik tayo at saka ibibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, ang dami pong magagandang bagay na mangyayari din sa buhay natin. Amen? Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Si Ruth ho,
nung siya bumalik ho sa Israel, yung mga tao ho, sinasabihan siya, "Ay, Ruth, welcome." Si Naomi, gali. Yung mother-in-law, "Thank you, you're coming back. Welcome home to our place. Welcome home to Bethlehem." Sabi ho ni Naomi, gali, no? Sabi ni Naomi, "Do not call me anymore Naomi." Kasi Naomi is simply meaning beautiful, good things or pleasant, or sweet. Do not call me anymore Naomi as pleasant, as sweet, or good. But instead, call me Mara. Mara kasi is bitterness, o yung pait sa buhay. Kasi yun po ang nasa kanya eh. Her life was full of disappointments. Namatay ang kanyang husband, namatay ang kanyang mga anak, at lahat ng ari-arian ho niya ay nawala. Kaya nga sabi niya, "Do not call me anymore pleasant. Instead, call me bitter." You know mo? Hindi yon pwede magkasabay ho, mga kapatid, yung hope at saka disappointment so, sa buhay ho natin, sa puso ho natin. Kailangan meron lang isang pipiliin ho natin. It must be hope. Amen? Amen. Tayo ho mga estudyante, pag mag-take tayo ng exam, bibigay yung ano, yung test paper. Hindi pa nga yung nabasa yung ano, yung question. Di ba? Sinasabi na yun, what na? Bagsak na yung gun eh. Magbong na yun eh. Hindi na yung kapasan. It should not be like that. Amen? Di ba? As the start of the week begins, di ba, Monday? Paano yun? Hindi na yung kagot ng isang kota. Di ba? Yung mga nanay, daming ano, daming lalabaan. Ay, mabubhat na sa gipuan eh. Diba? Or else, magpa-apply ng trabaho, hindi pa nga nakabigay sa, di ba, biodata may ano, at saka resume, o malalaking kumpanya, CV, di ba? Bibigay ako, hindi pa nga nakasubmit ho ng application, hindi ko manawat na ni Priba, eh, kanito ko eh. Diba? Kailangan hope ho, hindi disappointment. Before pa mag-study, di ba? I've learned that in the process before you study. And then you sit and you open your book. You close your eyes and you pray. You welcome something kasi ni Lord, "He who lacks wisdom, let him pray to God Almighty. Because God gives liberally wisdom. And He helps." And when we come to God, kailangan daw lalapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya. So, hihingi tayo, "Lord, bigyan mo ako ng wisdom as I will study. Now ay makuha ko to Panginoon." And surely God will give you wisdom. And during the exam, tayo mga estudyante, "Lord, I know, bago ko mag-answer, papasa ko nito." Di ba? Yung mga negosyante, 13 years kami ho dyan. Yung, ano, sa, ano, yung gumagawa ho ng juice. Ulan or init man, paglabas ko sa bahay, sabihan ko si Lord, magpipray ko, "Lord, salamat kayo, bibigyan ninyo po kami ng maraming customers. Bibigyan po ninyo kami ng maraming orders." E ginagawa talaga ng Lord. Kasi si God ho, He is our faithful Father. Amen? Amen. Hindi ho tumatalikod ang Panginoon. Hindi ho nagdi-deny ang Lord sa atin. Kailangan pupunuin ho natin ang puso natin, yung mindset ho natin ng hope. Hindi ho disappointments. Amen? Palakpakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Hallelujah. Si Pastor Chris, yung ano natin, si Bishop na pala yung ano, yung title ho ni Pastor Chris, no? 8 years sila na hindi nag-anak, di ba tay? So, marami nagsasabi sa kanila, nag-a-advise, ayun, ipagili, ano yung mga babae, di ba? Sabi nila, mababa do yung ano, yung matres, so, tsaka ito yung inumin mo, pastor, ito yung pills, kailangan mag-jogging ka, pastor. Kailangan, pastor, mag-i-exercise ka. Yung asawa niya kasi, ano, healthier, ano, sinasabihan, "Ay, sister, kailangan magpa-sleep ikaw, no? Kailangan, ganito yung gagawin mo, pagka anak pa, ay, talaga, ginawa nila ho yan lahat." Sinabihan, "Pastor, umipo ka sa pag, ano, yung sa pagta-travel, kasi ganito siguro." Kahit ginawa na nila yung lahat, hindi pa rin sila nagkaanak. Pero ang kagandahan lang, sapagkat sila hong mag-asawa ho, sila ho'y may pananampalataya sa Panginoon, araw-araw ho, nagbibigay sila, pagkanila hong pag-asa, ini-entrust ho nila sa Panginoon, pinupuno nila ang kanilang puso ng kanilang puso ho ng hope. And would you believe it? After 8 years of marriage,
Sila ho'y binigyan ng Panginoon, hindi lang isa, tatlong anak. Siguro ang edad, siguro ni Pastor, Chris, when they have the first baby was mga 36 or 30, mga about 38 years old, no? Yung kanyang wife siguro mga 31 or 32. Binibiro ko yung pastor, sabi ko, Pastor, pag mag-i 10 years old yung anak mo, 48 na ikaw. Pag ano, pag 20 years old yung anak mo, ganito yung edad mo. So, iba yung hindi na yung binibiro ko, sinasabi namin sa kanya. Oh, what I'm saying here, ladies and gentlemen, is this. When we place hope every day in our minds and in our hearts, yung mindset ko ba natin, we welcome the man. Kasi hope is not a thing. Hope is not just, you know, an imagination. Hope, ladies and gentlemen, is a person. Hope is Jesus Christ. Amen? Amen. Palapangan daw natin sila. I'd like us to raise both of our hands and close our eyes and say this together with me. I will see greater things ahead. Come on. I will see greater things ahead. Hallelujah. Amen. Greater things ahead. Praise God. Palapangan daw natin sila. And let me go on further. Let me explain, ladies and gentlemen, that the concept of hard work is also the Lord's idea. Kung gusto tayo na sasagana ho yung buhay natin, yung unahan ho natin will become better. We need to mix hard work in all of our labors. I like us to say the word hard work now. See now, hard work. The Lord promises in Proverbs chapter 10 verse 5. Do you know that this is true? Do you know that if we will do this principle, it will work, it will happen for our favor? Sabi ho sa Bible, the slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. Diligent there is hard work. Sa Tagalog pa ho, yung taong tamad, gugutumin daw talaga. Amen? Yung taong tamad, wala daw talagang makain. Yung taong tamad, wala siyang maaabot sa buhay. Poverty. Come on, tell it. Say it with me. Say, poverty. Sigurado yan. Kung baba, sabi ni Lord, oh, pit ka na yung pata. Iskalin mo tao, asa sa ilong. Sabi ni Lord, I'm making an oath, I'm making a promise. The Lord is saying, sino ho yung tamad, sabi ni Lord, will end in poverty. On the other hand, ang promise ho ni God, sino ho yung diligent, sino ho yung hardworking, sino ho yung industrious, sabi ni Lord, God will bless him and He will make him rich. Amen? Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabihin mo, si Lord, the Lord is true to His word. He will make you rich. Sabihan mo katabi mo, sabihin mo, He will make you rich. If you will be hardworking. Palapagan na natin siya. Alam ba ninyo, in fact, sa Biblia, here we go, all of the people whom God called in the Bible were doing something and they were not lazy. Di ba? Si Adan. Nung siya nilagay ng Panginoon sa Garden of Eden with Eve, sabi niya, take care of the garden. May trabaho, ano? Yung 12 apostoles, no, mga kapatid, saan ho nahanap ng Panginoon? Every one of them was found by God working. Si David, ho, nung siya tinawag ho ng Panginoon, he was a shepherd. Si Moses, di ba? Nung nasa ano siya, sa isang bukid, sa isang mountain, he was in his shepherd, he was working and the Lord called him. Wala hong tinawag sa ng Panginoon sa Biblia na natutulog. Wala hong tinawag sa Biblia na nagtatamad-tamaran. Ang ibig sabihin noon, God is calling everyone, ladies and gentlemen, you know, to be hardworking, to be industrious. Would we want to see blessings ahead in our lives? May tama pa ho dyan, amen? Amen. Are you ready for this? I want us not to yell and shout this together, okay?
okay? At the count of three. Here we go. One, two, three. Hey, business! Ah, parang hindi yun, ano eh. Sabay tayo. Sabay tayo, ha? Sige daw. Uno, dos, tres. Hey, business! Ah, sige, oh. Sabihan na natin yung sa katabi ko natin. Sige, ha? Oh. One, two, three. Hey, business! Yung regular subjects so natin dito. Lahat po yung review classes. Yung mga libro namin, ganito ka, ano, kantik. Kailangan babasahin mo yun. Eh, minsan, ho, yun nga, nag-uusap-usap kami ho yung mga kaklase yun namin. Pagtatama rin ka, kung hindi mo mababasa yung libro, kulelad ka talaga pagdating mo sa klase, nag-i-explain yung professor, hindi mo na susunod. Naka-learn na kasi ako ng lessons ko. I need to give my time by God's grace. Araw-araw, ho, I'm giving between 5 to 7 hours, I would just sit in my own chair and do nothing but read. 5 to 7 hours yan every day, non-stop. Yung ano, uupo ka lang, magbabasahin mo yun. Hindi yung ano, fumiksan, ano na si ano. Yung Superman, di ba? Hindi, yung may walang illustration, babasahin mo yun. And I'm just sharing my testimony. When our professors would teach, I can follow him. And I am knowing what he's explaining because I read it. Last Friday, sabi ho ni, ano, ni, it was our dean. Sabi ho niya, meron nung doctrine ho sa korte ang tawag nun. You cannot split causes. Cause of action. Kailangan, pag isa lang ang cause of action mo, yung dahilan, kailangan isang kaso lang, hindi mo i-split. Kasi if you will split it, it will be dismissed to sa korte. Then, sabi ko, yes, yes, yes. And then, the case will be dismissed for two reasons. Sabi niya, what are they? Yung mga klase ko, hindi ko, ano, yung karamihan, no, hindi po nag-respond. Para bang nasa limbo. Para ano, yung nasa purgatorio, yung palutang-lutang. Pero I was able to answer, sabi ko, it is, you can invoke lis pendens or res judicata. These are hard stuffs, you know, that you will need to go and read the book in order for you to understand. And the Lord was telling me, I am demanding you hard work, son. Because if you will, I can give you what you want. Kasi everything, ladies and gentlemen, is in the hands of God. Amen? Amen. Ano bang hindi kayang gawin ni Lord sa buhay ko natin? Alam ba ninyo na ibigay na niya ang pinakaho sa atin lahat? Alam ba ninyo ang pinaka-importante sa Panginoon? Hindi ho yung gold, hindi yung silver. Eh, ang pinaka-importante sa kanyang anak. Hindi niya ipinagkalit ho sa atin. Ano yung ninanais, ano yung inaasam, ano yung dinidesire natin sa buhay ko natin? Kaya yung ibigay ni Lord. Yung dreams ho natin. Yung ambitions ho natin. Yung bahay na yan na pinagpipray ko. Yung sasakyan na pinagpipray ko. Yung mga anak ko na makapagtapos sa pag-aaral. Yung trabaho, yung promotion. Ano bang pinagpipray mo? Ano bang inaasam mo sa puso mo? Kaya yan ibigay ni Lord sa isa't isang buhay ko natin. Amen? Nothing is impossible to the Lord. Yun ho ang parte ng Diyos. Ang inihiling ho ng Panginoon sa atin isa doon is God would like us, you know, to be hard workers. Amen? Amen. To be industrious. May tawa pa ho ba dyan? Amen? Amen? Now, I would like to end my sermon now. The Lord promises this in Isaiah chapter 43 verse 19. Can we read this all together? See the 1, 2, 3. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ba, ganahon ang passage, ganahon ang mensahe ng Panginoon. Sabi ni Lord, gumagawa ng bagong bagay si Lord sa isa't isang buhay natin. Mga bagong bagay, mga magagandang bagay, at mga, ano ba yung greater sa Tagalog? I've been thinking about what is the Tagalog for greater.
mas sigit pa si Lord sa buhay ho natin. The Lord is doing new things in our lives. And sabi niya, now it springs forth. Sabi ni God, and it is starting to happen already. Nagsisimula na na nangyayari yon sa buhay natin. Sabi ni Lord, do you not perceive it? Hindi mo ba yun napifeel? Sige daw, tanangin mo yung sarili mo. Hindi mo ba napifeel ang yung goodness ni Lord? Tingin ako kay Tatay Rene, no? Kay Pastor Rene, at saka si Ate Fidela. Apat ho ang kanilang anak. Di ba? Tayo, na easy to raise the kids up, di ba? Pero yung apat, nakapagtapos yun sa pag-aaral, lima ate, no? Yung eldest po nila ay the wife. Yung pangalawa ho, si inaanak ko, si Michelle. At pangatlo kala, si Archie kala. Oh, okay, dai. Sorry, dai. Si Katulayda. At pinako pangatlo si Archie, ano din, sa barko din, no? Si tata hindi pa din nagre-retire kasi sa ministry hindi tayo nagre-retire tayo, no? I know the feeling tayo, di ba? Yung when your members help and support the ministry. Di ba? Ang galing nun. Yung mga members ba, kaya ho natin, supusupport po sa ministry, talaga ang ganda ng feeling nun ng pastor. Pero iba talaga ang feeling tayo pag yung mga anak ko ang siyang magsusupport sa at pagsusuport at tutulong sa iyo sa ministry. Di ba? Tutulong talaga doon, no? Di ba? Amen. So, ladies and gentlemen, you receive what the Word of God is or God has for us. Na-receive mo natin ang salita ho ng Panginoon. Amen? Take it personally. Greater things are coming on your way. Greater things are about to happen in your life. Amen? And let's fill up.